Hello guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel. So today's video guys, ang isi-share ko sa inyo ay kung ano ba yung maganda. Kung maganda ba na mag-umpisa ng malaking puhunan sa pagsasari-sari store o maliit na puhunan sa pagsasari-sari store. So sa palagay ko is mas maganda yung mag-umpisa ka sa maliit na puhunan at makita mo ito na unti-unting umuunlad yung iyong sari-sari store. So maraming mga negosyante ang nag-start lang sa maliit na puhunan at ang kanilang mga negosyo ay kanilang napalago. Kaya wala yun sa laki o liit na puhunan kapag nag-start ka ng iyong negosyo. So yun ay nasa pagmamanage mo at sa iyong diskarte at sa iyong sipag kapag nag-start ka ng iyong negosyo. Halos lahat ng negosyante guys ay nag-start lang sa maliit na puhunan at halos lahat ng mga negosyante na yan ay napaunlad nila yung kanilang mga negosyo. So yun ay kailangan lang natin ng sipag, tiyaga at talagang kailangan ay may porsigido tayo sa pagtatayo natin ng ating mga negosyo, kung ano man yung ating mga negosyo. Pero kung ikaw ay napapaisip na magkaroon ng isang sari-sari store, so hindi mo naman kailangan ng malaking puhunan. So kahit maliit na puhunan, 2,000, 1,000, 500, 3,000, 5,000, hanggang 10,000, is pwede kang makapag-umpisa ng iyong sari-sari store. So hindi mahalaga na malaki o maliit lang yung iyong inumpisahan na negosyo. So, mas marami ang nagiging successful na maliit lang yung kanilang inumpisahan na puhunan. Kapag nag-start ka sa maliit na puhunan, yung puhunan mo na yon is mapapaikot mo. Halimbawa ay nakapag-start ka na, nakapamili ka na, so yung benta mo araw-araw is ipamimili mo ulit ng iyong mga kulang sa iyong tindahan. Kung ano yung hinahanap ng iyong mga customer ay ipapamili mo ulit. Kung malaki yung puhunan mo na start, syempre, lahat ng mga paninda is punong-puno yung tindahan mo, kompleto na lahat yung tindahan mo. Pero ang disadvantage nun kapag kompleto na lahat yung paninda mo, hindi mo alam dun sa location na pinagtayuan mo ng iyong sari-sari store is yung mga nabili mong paninda ay hindi naman pala mabenta dun sa location mo. So kapag na-stock yung paninda mo, may posibilidad na ma-expired yung mga paninda na hindi naman mabenta dun sa iyong location. Yun yung disadvantage kapag malaki yung puhunan mo. Kapag malaki yung inumpisahan mong puhunan, let's say sabihin natin is 100,000. So kapag 100,000 yung start mong puhunan, bibili mo na lahat yung mga paninda tapos hindi naman pala mabenta dun sa iyong store. Kung maliit lang yung puhunan mo, so mamamanage mo yung iyong pera at mabibili mo lang kung ano lang yung mga pangunahing pangangailangan ng mga customer dun sa inyong location. Para sa akin, mas maganda na mag-umpisa sa maliit na puhunan at makita ko na unti-unti siyang lumalaki yung store at unti-unting nadadagdagan ng iba't ibang klase ng paninda yung tindahan ko. Kaysa mag-umpisa ako ng malaki yung puhunan ko, kompleto lahat, at makikita ko na unti-unti namang nababawasan yung mga paninda ko at hindi ko siya mamanage ng ayos. Kasi nga, yung ibang paninda ay hindi naman mabenta at naka-stock lang at maabutan pa siya ng expiration at isa yon na magiging dahilan ng pagkalugi ng ating mga tindahan. Kaya para sa akin to is mas maganda yung maliit lang at makita mo na yun nga, unti-unti siyang umuunlad, mapapaunlad mo, mapapalaki mo yung iyong store. So yung tindahan ko, dun sa unang tindahan ko is nag-start lang ako ng 8,000 at yun ay unti-unti ko naman siyang napapalaki, nakapag-ipon, at yun nga, nakalipat ako ng bahay at nag-start ulit ako dito ng sari-sari store ko. At nakapag-start ako dito ng puhunan na 13,000 at yun yung aking pinaikot at yun nga, magwa 1 year na yung aking tindahan. Kung mayroon ka na dyan guys na maliit na puhunan, so yan ay pwede mo nang ipamili, paikutin mo, at yung mga napagbentahan, ipamili mo ulit, at kung ano yung mga hinahanap ng iyong mga customer ay bilhin mo hanggang sa makita mo na unti-unting umuunlad yung iyong sari-sari store. So yun yung kagandahan na maliit lang yung puhunan mo. Nakikita mo yung sari-sari store mo na lumaki, tapos dagdagan yung iyong mga paninda na alam mo na yung mga paninda na yon ay mga nabibili ng iyong mga customer. So may nabasa ako guys sa isang group, sa sari-sari store and retailers group, na yung kanyang inumpisahan na puhunan is 2,000 lang o 3,000. After 3 months is napalago niya ito at nakompleto niya yung kanyang mga paninda. So walang imposible kapag gusto natin gawin yung isang negosyo at desidido talaga tayo na mapalago natin yung ating negosyo. So yun guys, kung kayo ay nagbabalak magsari-sari store, ito ay inyong umpisahan na. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Kahit nasa bahay is pwede kayong kumita. So yun ay kahit kayo walang pwesto, maglagay lang kayo sa inyong harap ng tindahan, harap ng bahay, is pwede na kayong magkaroon ng tindahan.
So, hindi, kahit maliit na ha, puhunan ay pwede na kayong mag-start. Huwag na kayong mag-isip, ma-stress, na kayo ay walang hawak na malaking puhunan. So, kahit kayo nga may 2,000, 1,000, is pwede na kayong mag-umpisa. So, yun guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. Kung nagustuhan nyo po, please like, subscribe to my YouTube channel, and pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na aking i-upload. Thank you very much po. Happy selling mga kasari. Bye-bye!